ang nakaraan sa Tadhana. Balik mo sa akin ang anak ko! Iwan mo! Clarissa, anak! Umalis na kayo! Wala kayong mapapala sa amin! Nasaan yung anak ko? Ilabas niyo yung anak ko! Sa usapin ng surrogacy, sino nga ba ang mas may karapatan? Ang tunay na ina o ang inang nagbuntis sa bata? Tutok na sa part 2 ng Tadhana. Umalis na kayo dito! Tama na na. Anong tama na? Walang hiya ka talaga. Kulang pa yan sa sakit at kahihiya na binigay mo kay Clarissa! Patay ikaw! Aalis lang kami ni nanay dito pag binalik nyo na sa akin yung anak ko. Siya lang ang kailangan ko. Nasaan yung anak ko? Wala na yung bata! Patay na siya! Ano? Wala na ang bata, ate. Namatay siya ng ipanganak ko. Anong kinamatay ng apo ko? Hindi ko rin ho alam na eh. Pumadro na lang naman po ang nagpaanak sa akin. Wala naman ho kaming pera ni Ruel nun. Totoo yung sinasabi niya, Ruel? Sinubukan pa namin dalhin sa ospital, pero hindi na rin umabot eh. Eh, di ba, yun din naman yung sinabi ni Dr. Kelly. Mahirap naman talaga ang surrogacy. Swertihan lang naman daw talaga yun, eh. Kasalanan yung dalawa to. Kung hindi nyo sana siya nilayo sa akin, hindi sana siya namatay. Ate, sisihin mo na lahat sa akin. Pero wala na tayong magagawa. Wala na yung bata, oh. Hindi mo ba hindi ako nasaktan nung namatay siya? Ina niya rin ako. Ako ang nagdala sa kanya. Eh sa totoo nga, mas ina pa ako kesa sa'yo eh. Kaya pwede ba ha? Tigilan niyo na kaming dalawa. Patahimikin niyo na yung buhay namin. Okay na kami. Clarissa! Anak! Oh, bakit hindi mo sundan yung paborito mong anak? Kasal kayo naman yung magkakampi, di ba? Para yan, matauhan ka. Hindi ka na kinilabutan sa mga pinagagagawa mo. Dati pa alam ko wala kang kwentang anak. Pero mas wala kang kwentang kapatid! Bastos ka! Bastos ka! Dapat matagal ko na yung binalik sa'yo. Dahil wala kang kwentang ina! Hindi na kita kilala! Sana hindi ka makaarma! Walang iya kayo! Baby, nandito si Mami. Naririnig mo ba ako? Ito naman si Ate. Masyadong excited. Wala pa! Love? Hindi ko po alam ko anong unang iiyakan ko. Yung pang-aago ng kapatid ko sa asawa ko. Yung pagdarakaw niya sa anak ko. Nagpaandanap ko lahat para sa anak ko. Hindi na po pala niya magagamit. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Siguro po, babalik na lang po ako ng Canada. Diyan na lang po muna ako. Masakaling makalibad po ako kahit pa paano doon. Baby Clea, ito na ang gatas mo.
mamaya babasahin kita ng kwento, ha? Bakit tayo matulog? Ay, naku, buti na lang talaga natulugan sa labas na parating sina ate. Anak, totoo na ba talaga to? Dito ka na sa Pilipinas? Permanente, hindi ka na babalik ng Canada? Opo, Nay. Nag-resign na po ako. Dito na lang po ako kasama niyo at ng anak. Sa bagay, anak. Marami ka na rin namang taon na ginugol dyan sa Canada. Tsaka, marami ka nang napundar dito. Marami ka na rin ipon. Buti nga ako eh, nabigyan mo na rin ng magandang buhay. Gusto mo? Gusto mo magnegosyo tayo? May naisip ako. Nay, kahit naman marami na po akong napundar, hindi naman po ako masaya eh. Kasi, para saan naman po lahat lang eh. Wala naman na po yung anak ko. Ano ba yan? Namag na yung bigas natin, pero wala pa rin masyadong bumibili. Pinangutang ko pa naman yung puhunan natin dito. Hindi naman pala bakal eh. Ayun nga, Nay. Bakit kaya ganun? Kahit anong gawin nating negosyo, parati tayo nalulugi. Sana hindi ka makarma! Sana lang hindi bumalik sa'yo lahat ng sakit na binigay mo sa kapatid mo! Hay naku, anak. Problema ko na to. Makatupagin mo yung pag-aaral mo. And, Nay, nakita ko po yung mga bills natin sa table kanina. Tapos yung mga utang na kailangan pa natin bayaran. Kaya sige na po, pabigyan nyo na ako maghanap ng trabaho. Tanging assistant? Ay! Ilan to ba? Masiraan pa po kami ng driver natin. Ay! Ala, ang sarap po pala talaga ng pagkain dito! Sige, baka may gusto ka pa, Dris. Eh, nakumamig na po, nakakahiya na. Ang dami na po nito. Pagkatapos ng ginawa mo para sa akin kanina, okay lang, sige, na-orderin mo lahat ng gusto mo, oh. Ma'am, huwag na po talaga, salamat po. Pero, alam niyo po ba, ma'am, matagal ko nang gustong pumunta dito kasi sabi po nila, masarap daw po yung pagkain. Totoo naman po pala talaga. Tsaka, gusto ko po talaga kasing mamasukan nito. Kaya lang sa tingin ko po, hindi po nila ako tatanggapin eh, kasi nag-aaral pa po ako. Bakit naman hindi? Sige, akong bahala. Erica? Yes, madam? Bukas, i-train itong batang to, ha? Yung work na pwedeng isabay sa school niya. Ah, sige, madam, ako bahala. Tapos ito na rin po pala yung mga sales report. Tapos ko na po. Okay, thank you. Madam? Ibig po sabihin, kayo po yung may-ari ng restaurant na po. Oo, sa amin to ng nanay ko. Tapos yung mga recipe dito, recipe yan ng nanay ko. Ang sarap po, ma'am. Ilang taon ka na pala? Ah, ma'am, 15 po ako this year. 2007 po ako pinanganak. Bakit po? Wala naman.
kung nabubuhay pala yung anak ko, magkasing edad kayo ngayon. Sige, kain ka pa. Salamat po, ma'am. Ay, madam. Madam po ba? Alam na ba nung line ko? Yung bagong recipe ay puro na ating chef. Ito yung magiging uniform mo. Mag-a-assist ka muna sa dining, ha? Ano ba yung tumbler niyo? Iwan niyo po. Ay, opo. Naku, ma'am! Maraming salamat po talaga. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho para matulungan yung nanay ko. Malaking tulong po ito para sa amin. Hindi naman ako madama itong bigay ng opportunity. Kasi hindi rin naman ako makakarating kung nasan ako ngayon kung walang nagtiwala sa akin noon. Ako, ma'am. Maraming salamat po talaga. Halika na, ituturo ko sa'yo kung paano ka. Sige. Sige, ha? Saan po ba? Ituro niya sa'yo, ha? Napakabait na bataan mo. Alam mo, Nay, ang gaan-gaan nga po ng loob ko sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit. Alam mo? Ako din! Pumasok ka na sa loob. Oh, sige na. Asan ba kayo? May ano ka na pala? Anong problema ngayon? Walang problema ang matres ko. Hindi kagulad ng sayo. Kaedad si Clara ng anak ko. 2007 din siya pinanganak. O, ano naman ngayon? Umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng barangay. Ay, iba po talaga yung pitog ko eh. Kasi, kakaiba po yung kilos ni Leslie kagabi. Parang may tinatago po siya. Alam mo, anak, ako rin eh. Nagtataka. Kasi, mga September na yun eh, nung umalis si Leslie kasama nung asawa mo. Tapos ngayon may anak siya. Eh, ano yun? Dalawang beses siyang nagbuntis sa isang taon? Diba? Nay, eh, hindi kaya nagsinungaling lang po si Leslie sa atin. Hindi po kaya buhay talaga yung anak ko at si Clea po yun. Diyos ko. Pero paano tayo makakasiguro? Puro lang naman tayo haka-haka. Puro kutob. Paano natin mapapatunayan wala tayong ebidensya? Erika? Ay, yes, madam. Eh, hindi mo kay Clea yan? Ay, yes, madam. Thank you. Nay, magpapa-DNA po ako. Yun lang po yung tanging paraan para malaman natin ang totoo. Pag ang anak ang kinanti, ang nanay susugod na parang may World War III. Saan na kaya pupunta ang agawa ng dalawang ina? Halika na! Ay, bakit biglaan naman po yung pag-alis natin? Nilipat na po tayo na bahay. Eh, hindi pa nga po ako nakapagpaalam sa trabaho ko. Tapos pinaalis nyo na po anak, ako. Basta sumunod ka na lang sa akin. Para sa'yo din to! Para sa Clea o para sa sarili mo? Ate? Ma'am Clarissa, ano pong ginagawa niyo? Alam na namin ang totoo, Leslie. Sinungaling ka. Niloko pa nila. Sinabi mo na patay ang anak ni Clarissa. Para ano? Para makuha mo at ang kinin? Bakit? Ganyan ka na ba talaga kasamang tao, ha, Leslie? Ano? Magsalita ka. Nay, ano po sinasabi nila? Kaya ako ang totoong nanay mo, hindi ang babaeng yan! Manahimik ka! Anak, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Sinungaling yan. Sinungaling? Ako pa talagang sinungaling, ha? Pinadiin itas ko si Clea. Nag-match kami, tapos niya ang kasinungalingan mo!
Tingnan mo! Tingnan mo ang katotohanan! Nay, ano po ibig sabihin nito? Kaya, taong 2007 nung halaman ko na may problema ako sa matres, inubos ko lahat ng ipon ko para makapagpa-surrogate ako. At si Leslie yung naging surrogate mother para sa akin, pero sa huli inagaw niya yung tatay mo at kinuha ka niya sa akin. Teh, manahimik ka! Ako ang totoo mong nanay. Hindi ikaw! Ako ang nagdala sa kanya ng 9 buwan! Ako ang naghirap! Ako ang nanganak! Ako ang iyong totoong ina! Anak, ako ang totoong ina. Huwag ka maniniwala sa babae, ha? Hindi, dugot laman ko siya! Kaya kahit ano pang sabihin mo, kukunin ko na yung anak ko. Hindi! Hindi ako mahala! Magpapatayin mo na tayo! Ma'am Clarissa. Nay, sabi po ng mga doktor, baka hindi na daw po kayo gumising at hindi pa ako naniniwala din, Nay. Gumising po kayo, please. Gusto ko po kayong makilala. Gustong-gusto ko pa po kayong kasama. Ate mo. Hanggang sa huli, kapakanan mo pa rin ang inisip niya. Sorry, ate. Nay, patawarin niyo ko, Nay. Sa halalan kong lahat, patawarin niyo ko. Nay. Nay, patawarin niyo ko. Sa halalan kong lahat po. Binili ko yun sa Canada. Ang returno tayo. Aww, ganda! Siguro, tinapan mo na yung sayo, ate. Sa laki ng galit mo sa akin.
Pero yung akin, tinago ko pa. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya nagawang itapon. Ate, gumising ka lang. Itatama ko ang lahat. Aayusin ko lahat ng maling nagawa ko sa iyo at sa pamilya natin. Pangako ko, lalayo na ako. Pangako ko, lalayo na ako para hindi ko na ulit masakta ng pamilya natin. Ate! Ate Clarissa! Ate! Nay! Kain po kayo ng gulay. Ako po nagluto nito. Para siyempre, gumaling kayo agad. Mamaya na anak ko, sopa ako eh. Sige na, mamaya na. Kakain ka na rin. Talaga namang gagaling na ako kasi nandito ka na. O ano, kumain na tayo. Sabay-sabay na, ha? Para kumain ka. Tikman natin yung luto ng apo ko. Kung masarap, humana sa aking magluto. Siyempre naman! Kain na, kain. Ay, may balita po ba kayo kay Leslie? Oo nga po, Lola. Namimiss ko na din po si Nanay Leslie. Kasi kahit ano man po yung ginawa niya dati, naging mabuting ina naman po siya sa akin. Kilala ko yung anak ko. Alam ko, babalik din yun. Siguro kagaya natin, kailangan din niya ng konting panahon. Sa huli, hindi man nahanap ni Clarissa ang forever na nasira niyang relasyon. Nakuha naman niya ito sa anak na matagal niya nang pinapangarap. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera at ito ang mas pinalakas na tadhana. May ibinili ng papa niyo bago siya mamatay. Bakit sino ba to? Si Yvette, ang kapatid niyo. May something fishy talaga tong babaeng ito. And I have to do something. I have to find the truth. 'Cause the truth will set us free.